lahat, ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat po ng video na aking ginagawa. At sana po ay lagi po tayo nasa mabuting kalagayan. Napakaganda po ng ating pag-uusapan sa araw na to. At ito ay meron ng part 1, meron na itong part 2 about oscilloscope, about dual trace oscilloscope, pwede rin namang single trace oscilloscope, pareho lang ng computation. Ang topic po natin ay pagsukat ng peak-to-peak voltage measurement. Then, i-convert natin ng RMS voltage. Pero, bago nyo sana panoorin to, balikan nyo yung part number 2 sa ating DC voltage measurement. Okay, so, ang ating RMS, ang ibig sabihin ay root mean square or effective value. Para hindi na tayo maligaw, ang ibig sabihin ng effective value, kung ano yung nasusukat natin sa ating tester o sa ating digital tester, ayun na po yung effective value na ginagamit natin na pang-supply sa ating mga amplifier. Pero sa computation ni peak to peak, ang pinag-uusapan natin dyan, yung isang kabuuan ng isang cycle ng AC natin ay meron tong reading na 2.828 peak to peak voltage. So, kaya kailangan po natin ng konting conversion. Okay, so ito po yung scale o yung harapan ng ating oscilloscope na merong maliliit na guhit sa ibaba o tinatawag natin scale. So 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, so 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, so 8. Sa pataas po. Dito naman sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya kung 1 to, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8. So ganoon lang pala kadali ang magbasa ng ating scale ng ating oscilloscope. So meron tayong formula na gagamitin dito. So, solution, kailangan nating makita yung tinatawag nating vertical division. Ito po yung kung saan hanggang angat ng ating waveform. Makikita nyo, may waveform akong cycle. So, sa actual yan, magulo yan eh. Papahintuin mo sa gitna, although nagbi-blink. Ang reference na ginamit ko dito ay yung ilalim. Kung malaki yung waveform mo, ibig sabihin mataas yung voltage, ang reference mo yung ilalim. Pero kung mababa lang naman, pwede kang mag-reference sa pangalawang guhit. Ayun ang zero reference mo. So, since malaki yung waveform ko, ginawa kong reference itong nasa ilalim. At itatama ko yung pinaka dulo ng waveform bago siya bumaba. Isisentro ko to. Ayun, dito ako nag-level. Kaya kung bibilangin ko to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ayun po yung tinatawag nating vertical division. So, ilalagay po natin 7. Ilan yung volts per division? Ito ay makikita sa selector switch ng ating oscilloscope na meron siyang iba-ibang range. So, merong 2, merong 5, may 10, may 15, etc., etc. Kung saan ka nakaselect, ayun po yung volts per division. So, sa example ko, nasa 5 tayo. Then, of course, yung ating test probe natin, meron niyang selector switch. At nakaselect lang ako sa time is 1. Kung ilalagay mo sa time is 10, di nakaselect tayo sa time is 10. Ano naman yung magiging formula natin? Dahil ito ngayon ang pag-uusapan natin ay peak-to-peak voltage. Nakalimutan kong erasin to dahil naka-DC to nung last ano natin. Papalitan ko siya ngayon ng peak-to-peak voltage. So, ibig sabihin, ano ang magiging formula ng peak-to-peak voltage natin? Ayan ang magiging formula natin. So, peak-to-peak voltage natin. Lagyan natin ang letter B dito. So, peak-to-peak voltage. Ayan ang magiging formula natin. So, vertical division times volts per division times test probe natin. Kunin natin yung 7. Volts per division, 5 times 1. So, 7 times 5 equals 35 volts peak-to-peak.
Pero hindi pa yun ang effective value. Kaya pag tinignan natin yan, magugulat ka, 30 volts ba yan? Hindi pala. Ang isang cycle ng pinag-uusapan natin ay 2.828. So, peak-to-peak voltage. Para maging ganap na makitotohanan to, kailangan natin gumamit ng tester, gumamit tayo na analog tester or digital, or mag-compute tayo. Yung 35 volts peak-to-peak, co-convert natin ng RMS. Meron pala tayong formula. Ang formula ng RMS, 0.707 divided by 2 is equals to 0.3535. Kaya gagamitin natin yan yung 0.3535. 35 volts peak-to-peak times 0.3535 is equals to 12.3 volts RMS na siya. Ibig sabihin nito ay effective value na. Kung ano yung nasukat natin sa tester natin, analog or digital, ibig sabihin ayun na yung totoong voltage na pwede na natin gamitin sa ating amplifier. So, eto na ngayon, RMS na tayo, 12.3 volts RMS. May dalawa tayong formula na ginagamit ko. So, 35 volts peak-to-peak divided by 2.828 equals 12.3 volts RMS. Pareho lang sila ng sagot. Alin man dyan sa dalawa. So, saan ang galing yung 2.828? Ang isang peak-to-peak voltage ng AC natin ay meron pong reading yan na 2.828. So, ayan yung formula natin. So, i-actual natin. Kung ready na kayo, pumunta tayo sa laboratory natin at para makita natin na gagamitin natin sa actual. Ready na tayo. Ito na yung ating oscilloscope. Ito yung ating power supply. Naka-on na. May ilaw na. May indicator na. Isinet ko na yan. Ayan. Ito na yung ating oscilloscope na analog. So, meron na tayong guhit dito. At the same time, sa kabilang channel ay naka-AC tayo. Ito lang yung channel na ginagamit ko. Pwede rin to kasi naka-dual trace tayo. So, napaliwanag ko na yung intensity, yung focus, yung position up and down, position, saka yung position sa horizontal naman. Later natin susunod yan. Abangan nyo sa frequency. So, then, sa unang video ko, ginamit ko yung pang-testing ng component kung paano to ginagamit sa mga resistor, capacitor, transformer, diode, etc. At kung susukatin natin DC, isa-select natin to sa DC. Pag AC, AC tayo. So, unahin ko munang ipakita sa inyo itong power supply ko na kung ilang volts. Tanggalin ko muna yung test probe natin at susukatin natin yung AC voltage dito. Nasa loob tayo, kaya binuksan natin yung power supply. Sukatin natin to. Naka-range ako ng 50, kaya ang sukat natin ay, kung nakikita nyo yan, ay 12 volts. Naka 12 volts ang reading ko. So, ayan. Naka-range ako ng 50, 12 volts ang reading ko. So, gagamitin ko yung oscilloscope at bibilangin natin pataas yung tinatawag nating vertical division. 1, 2, 3, 4, 5. Ang reference ko, ilalagay ko dun sa baba. So, ito na yung isa. Baliktaran po pwede. Nakaselect na ako ngayon ng time is 1. Ayun, time is 1. Nakaselect ako ng time is 1. So, kabit ko doon, tignan natin to, yung scope natin, ayan. So, kapag sa time per division, ay maliit siya, pwede rin malaki. Ito, maliit. Mahirap basahin, kasi masyadong mabilis. So, kung saan siya medyo komportable at ihinto, so, isiset natin to ngayon. So, bibilangin natin yung taas sa... Ito yung ating variable na adjustment sa calibration nito. Tapos yung tester ay 12 volts. Ito naman yung volts per division. Ito yung selector switch. Oh. Pag tinaas ko, lumalaki. Paano ang baba? 2 volts lang to. Eh, nasa kailangan 5 ako. Pwede rin sa 10. Ayan, sa 10. Okay, so dito tayo sa 5. Para medyo mas malaki ng konti itong nakikita nyo. Okay, so... At... Ibababa ko siya, itatama ko to sa ilalim, sa
Ayan, tapos itama ko sa ilalim. Ayun. Sagad sa ilalim, bibilangin ko ngayon kung ilan yung nilundag niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksakto, 7. Kung medyo tumaas pa, 7.2, 7.4, 7.6, then 8. So, since 7 lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times volts per division, 5 equals 35. Times test probe, 1 equals 30, 7 times 5 equals 35 volts peak-to-peak voltage. Pero nung sinukat ko dito sa tester, ay 12 volts AC. Kasi ang nasusukat o sinusukat ng tester natin na voltahe ay automatic RMS na to. Root mean square na, effective value na ang nasusukat ng ating tester. Pero ang ating oscilloscope ay peak-to-peak voltage, kailangan mo pang i-convert. Kaya yung iba natatakot, uy, bakit 35 volts ang nasukat ko? O tignan mo kung ano yan. Eh, peak-to-peak voltage yan eh. Convert mo sa RMS. Paano natin kino-convert? Sa formula natin, so 35 volts peak-to-peak, ita times mo sa 0.3535 equals 12.3 volts. Or, pangalawang formula, 35 volts divided by 2.828 is equals to 12.3 volts RMS. Kasi ang isang cycle ng ating AC voltage ay merong reading na 2.828. So, ganun pala ang pagbasa ng ating oscilloscope. So, nakuha nyo po. At sana po ay meron na naman akong naiambag sa inyo sa paggamit netong analog nating analog na oscilloscope. Ito po ay dual phase. Yung susunod natin ay frequency, kaya abangan nyo. Kaya napaka-importante na matutunan natin itong basic na to, dahil pag humawa ka na talaga neto, kailangan yung sirkito mo ay merong diagram at may idea ka kung ano yung waveform na lalabas niyan para mas lalo mong magamit. Especially sa television, madalas kong gamitin to nung araw sa mga Betamax, sa VHS. So, dahil yung mga diagram na nabibili natin ay merong pattern na mga waveform. Kaya, pag alam mo yung basic, hindi ka na ngayon maliligaw. Ang kagandahan nitong dual, dalawa to, meron pang isa, before and after ng circuit, nalalaman natin yung papasok sa kayong lalabas. Kaya meron ka na kagad idea kung alin doon yung mga pagbibintangan mo na component na nasira doon sa ating electronics circuit natin. Okay po, muli po, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay. So, at sana po ay merong idea kayong nadampot. Kung may kulang pa dyan, kayo na po ang bahalang magdagdag, at ina-assure ko naman na makukuha nyo naman to. Okay, salamat po. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!